Pinaliwanag nga ni Stephen Curry ang kanyang big mistake kung bakit siya tumawag ng timeout nang wala na silang timeout technical tuloy. Pero bago yan mga idol ay eto muna ngang si Coach Kerr at ang kanyang paliwanag dito. Sabi nga dito ni Coach Steve Kerr na it's 100% my fault. Sabi niya siya daw ang may kasalanan kung bakit yun nagawa ni Stephen Curry. Alam niya nga daw na wala na silang timeout kanina nang dahil natalo daw sila sa anilang challenge. Pero hindi niya nga daw na-inform ang kanyang mga players about dito. Nung palabas na nga daw sila sa huddle after timeout ay dapat daw na sinabihan niya ang kanyang limang manlalaro na there is no more timeouts para sa kanila. Pero hindi niya daw yun nagawa. So talaga naman daw nakasalanan niya yon. Hindi niya kasi kinlaro nga daw sa mga players ang sitwasyon nila sa timeout. Tapos mali pa nga rin daw ang kanilang after timeout play o ang kanilang ATO. Apat na players nga daw ang agaran no bumaba sa court as si Stephen Curry ay naiwan at wala nga daw tumulong sa kanya para itawid ang bola sa half court, kaya naman natrap ng mga Kings player itong si Steph at napa-timeout nga siya nang wala na silang timeout technical tuloy. So they have to be better nga daw in handling pressure next time. At paglilinaw nga rin ni Coach Kerr sa uli na yung timeout mistake ni Stephen Curry is 100% na kanyang kasalanan. At matapos nga ng pagpapaliwanag ni Coach Kerr mga idol, eto namang si Stephen Curry na natanong din about dyan. Sabi niya nga na alam niya nga daw na nag-challenge sila kanina. Kaso hindi niya alam na nawala na nga daw ang kanilang timeout nang dahil unsuccessful nga daw ang kanilang naging challenge. Banggit nga rin ni Steph na alam niya nga daw na sinabi ni Coach Kerr na kasalanan niya yung nangyari na pag-timeout niya na wala na silang timeout. Pero hindi na nga daw magsisinungaling itong si Stephen Curry at inakala niya nga daw na yung pagtawag niya na timeout na yon ay the smartest play in the world. Inakala ni Steph na sobrang talino niya mga idol, para bang high IQ play yung kanyang ginawa nang dahil natrap nga siya ng mga Kings player at tumawag siya ng timeout. At paliwanag niya rin na wala nga daw kasing passing lane for an outlet pass, kaya naman daw instead na ma-turnover siya ay timeout na lang ang kanyang tinawag. At talaga naman daw 100% genuine na inakala niyang magandang move yun, kaya naman nag-feeling matalino nga si Steph mga idol kanina. Kaso epic fail nga daw ang nangyari sa kanya. Tapos pagtingin niya nga daw sa bench ng Golden State Warriors, lahat daw mga idol ay umiiling. Lahat sila ay sineshake daw ang kanilang head nang dahil disappointed nga sila dito sa naging big mistake na nagawa niya sa laban. Yes, it's very unfortunate nga daw na pangyayari ito, pero it's a good learning lesson nga daw para ito sa kanya. At buti na nga lang daw talaga ay naipanalo nila ang labang ito kahit may pivotal na mistake nga siyang nagawa. At sabi rin ni Stephen Curry na ang aral nga daw na kanyang natutunan ay laging alamin nga daw ang sitwasyon sa court. Alamin nga daw kung ilan ang kanilang mga timeouts. So yan nga mga idol ang pagpapaliwanag sa atin ni Stephen Curry ng ganyan namang grabing mistake na maaaring ang mag-change ng resulta sa laban. Pero fortunately ay hindi nga ito naapektuhan ang resulta ng laban at nanalo nga sila. So brush off na lang ito. Put it under the rug. Kalimutan na lang itong pagkakamali ni Stephen Curry dahil panalo pa rin ang Golden State Warriors at tied na ang series 2-2. At mag-ready na nga sa Game 5, balik tayo sa bahay ng Sacramento Kings.